Magandang araw mga akademista. Welcome po dito sa ating YouTube channel na Philippine Dhamma Challenge. So, ito po ang iyong lingkod si Nonoy Lan na magpapakita na naman ng isang bagong Dhamma tutorial na pwede nating magamit para mag-improve po ang ating abilidad sa larong dama. Pero bago pong lahat, mag-shoutout po tayo sa ating mga kaibigan na sina Marlo Himudo ng Baez City. Shoutout rin po kay Robertski Mula ng Dinagat. At of course po, shoutout rin sa ating dalawang idol na Grandmaster, si Grandmaster Eliasar Karim alias Boy Dalagit at Grandmaster Willie Tukuran. So magandang araw po sa inyong lahat. Okay, so ngayon po ay magpapakita ako ng isang laro ko sa online laban po sa isang magaling na player. So, hindi ko lang po sasabihin kung sino po yung aking nakalaban kasi po isa rin siya sa ating mga kaibigan. Pero gusto ko pong mapakita dito kasi may maganda tayong combination na pwedeng mapag-aralan at magamit rin sa ating mga laro. Okay, so dito po sa position na ito, ako po ay nagdala ng puti. So, tumira ako dito ng 5-1. So, yung aking kalaban, mga kadamista, nag-isip po siya ng a few seconds at tumira po siya ng 15-14. So yung 15-14 po mga kadamista ay isa pong blunder. Kasi dito sa posisyon na ito, matatalo ko na po dito ang itim. Okay. Pero bagong lahat, bago natin i-analyze yung tamang tira dito, titingnan po natin kung ano po yung dapat na ginawa ng itim. So, nung nag 5-1, yung dapat po natira ng itim ay mag 14-15. So, may dalawa pong variations na pwedeng mangyari. So, pag nag 4-14, kakain na po ang itim ng 15-5. So, kakain tayo dito 10-4. So, kain. So, yung gagawin dito mga kadamista ng itim para po mabawi yung isang pesa ay titira lang siya ng 13-16 at mababawi po niya ang isang pesa. Okay, balik natin ha.
Okay. So, nag 5-1, 14-15. Ngayon po, i-analyze naman natin pag kumain dito ang puti, 2-14. So, kakain ng itim, 3-5. So, kakain dito ang puti, 4-14. So, sa susunod na tira, mga kadamista, makakain na ito ng puti. So, para hindi po malansi ang itim, titira po siya ng 12-7. At kung mag 10-14, para mabawi uli yung pesa ng itim, titira uli siya ng 13-16. Okay. So, napakita po natin yung dapat na ginawa ng itim after po tayo nag 5-1. So, balik natin ha. Okay. So, balik po tayo sa actual namin na laban. Nung nag 5-1 po ako, mga kademista, tumira po yung aking kalaban ng 15-14. Now, dito, mga kademista, matatalo na po dito ang itim. So, paki-analyze, pwede nyo pong ma-pause ang video para po inyong ma-analyze at makita kung ano po yung tamang tira dito para manalo ang puti. Okay. So, nakita nyo na po ba kung paano dito manalo yung puti? So, yung ginawa ko dito, mga kadamista, medyo napaisip po tayo ng ilang seconds dito. Pero nakita po natin itong magandang combination na tumalo sa itim. So, yung ginawa ko dito, mga kadamista, pinakain ko po ito 2:15. So, ito po yung brilliant move para matalo ang itim. So, kumain ng itim ng dalawa at nakadama. Okay. So, kakain ng puti 16-2. So, obligadong kumain, mga kadamista, yung dama ng itim. So, kumain siya 12-5. So, kumain po ako 4-14. So, kain ng itim 3-15. So, ngayon po, kitang-kita nyo na kung paano nanalo dito ang puti. So, dito, mga kadamista, panalo na po dito yung puti. So, ang threat po ay magdadama yung puti dito sa 9. So, wala pong choice ang itim kundi magpakain. Pero dito sa posisyon na ito, mga kadamista, panalo na po dito ang puti. So, after a few mobs, nag-resign na po yung aking kalaban at nanalo po ako dito sa larong ito. So, anyway,
pinakita ko lang po yung itong magandang combination. Pwede po itong mangyari sa inyong mga games. So, mabuti po na nakita natin itong pattern para pwede rin natin magamit pag similar po ang position sa ating mga future na mga laro. Okay, so sana po ay nagustuhan nyo yung ating Dama tutorial ngayong araw dito sa Philippine Dama Challenge. So paki-like, share at subscribe dito sa ating Philippine Dama Challenge YouTube channel para laging updated sa mga bagong i-upload na mga videos. So salamat po at magandang araw sa inyong lahat.